yung mga purchases natin subconsciously is deeply rooted sa ating experience at a younger age. Pwedeng na-implant sa atin ito ng ating ng ating parents, grandparents, spouse, office mates, or what. And eventually, yung ating paniniwala, values, behaviors about money ay nababago. And hindi na natin alam kung sino talaga tayo. Kaya, kailangan clear sa'yo kung ano yung rich life mo, ano yung identity. Hey, hey, hey! This is Kuya Jay. And welcome to this episode of Pera and Purpose Podcast, a show about money and meaning. My aim is for you to use money as a tool to live a meaningful life. And yes, welcome ulit sa ating bagong episode. And itong episode natin for today is a pause lang dun sa current series natin where I feature yung mga overseas Filipinos. Kasi I feel and I believe, honestly believe na this is important, lalo na dun sa mga listeners natin na gusto pang mag-improve ang kanilang financial situation. So today we will be talking about yung mga life lessons or money lessons natin na pwedeng makuha sa series na How to Get Rich. So mamaya I'll talk more about it and hopefully meron kayong mapulot na lesson about it. And sana panoorin nyo din buo yung series na yon. And before anything else, gusto ko munang i-share ninyo ito sa inyong KKK, inyong kaibigan, kamag-anak, kapatid, kaaway, kupisina, kachismisan, ano pa, yung mga kasama nyong manood ng beauty contest, ng beauty pageant, ayan, oh. So, share nyo ito sa kanila kasi I'm sure if you've been listening to this podcast for quite some time now, mayroon ka na napulot na lesson. Kahit pa paano, diba? And it has changed the way you think and behave around money. And kung nakikinig ka sa Spotify, baka kung okay lang din na i-rate mo siya o yung show natin ng 5 star, kung may 6 stars na dyan, 6 stars is better. And if sa Apple Podcast naman, sana mag-leave ka ng review and I'll read it and I'll give you a gratitude shoutout. And also, speaking of gratitude shoutout, gusto mo na ibigay itong gratitude shoutout natin kay Mr. Mike Ruperto. Oo, siya yung bago nating listener or subscriber sa Pera and Purpose Podcast, pero siya ay nakikinig or nanonood siguro sa YouTube kasi nakita ko lang yung kanyang comment just today. And napanood niya yung episode natin with Godwin and sabi niya, "Thanks for sharing this kind of content. We need more content like this. Very informative and inspirational." Ito yung mga type of stories daw na we need to hear more of. And nakarelate siya dun kay Godwin na sabi daw, narinig na niya yung advice or yung payo about money, pero hindi niya in-apply. So, salamat bro for listening and I appreciate the comment that you left sa YouTube and also for subscribing. Hopefully, ma-enjoy mo pa yung mga succeeding episodes ng ating podcast. Ayan. So guys, eto na. Kung hindi pa kayo familiar dun sa Netflix series na How to Get Rich, very recent lang ito. Oo, so tinapos ko to I think in 2 or 3 days. Kami ni Mrs. actually. It's an 8-episode show na fini-feature dito yung buhay ng iba't ibang mga couples and individuals sa US. And it's hosted by a personal finance guru sa US named Ramit Sethi. Siya yung author nung book na I Will Teach You to Be Rich and also the founder of Growth Lab na isa ring business niya. Okay? So, hindi siya yung official na financial planner, yung mga licensed na katulad ng mga CFPs or other financial planners or even not even a licensed therapist. Pero maganda kasi approach niya pagdating sa pera. Ang kanya kasing expertise is based around yung intersection ng psychology and money rather than yung professional financial planning, which relate din ako, although meron akong ilang certifications about it, pero most of my approach din is similar to how Ramit is doing his practice. And yung philosophy niya on money is to spend extravagantly on the things you love, but cut costs mercilessly on the things you don't. So iba yung ano niya eh, parang gusto niya talaga na yung listeners niya and yung mga taong kinocoach niya would live a rich life. Hindi siya nagbibigay ng mga advice about cutting yung expenses mo sa pagbili mo ng kape, 'di ba? Pagbili mo ng mga luxury items or mga branded clothes as long as it's part of your rich life. And mamaya isa yun sa mga lessons na magandang matututunan mo if you watch his series. So, hopefully kahit matapos mo na tong episode na to, panoorin mo pa rin kasi iba pa rin kapag napanood mo ng buo. Ito ay yung more on yung mga personal takeaways ko lang
as an advocate of financial literacy and also as someone who is doing financial coaching para sa mga Filipinos, specifically sa mga Filipinos na nag-work abroad. So, ang una sa mga lessons na natutunan ko dito, or I also agree with, is number one is to face your financial problems. Meron ditong scenario wherein meron siyang isang kino-coach na isang successful na individual. Nanalo siya ng isang game show and may isang scene doon na nakita ni Ramit na may mga nakasabit na mga bills doon sa malapit sa pinto niya. And andun yung mga past due date na mga ng kanyang credit card, I think pati yung rent niya or what, or even yung pag-a-apply niya ng mga applications na kailangan yung kanyang credit score is healthy. So, yung tao na to, lugmok na lugmok siya sa kanyang student loan debts. So, parang sabi niya na lang is, mamamatay siya na may utang. Kumbaga, in-ignore niya talaga yon. And parang naisip niya na part na ng buhay niya yung pagkakaroon ng mga ganong klase ng utang. And he spends, nag-spend siya mostly sa ano eh, sa weekly or siguro monthly na brunch with his friends na minsan umabot ng $2,000 yung kanyang expense. So, medyo grabe, di ba? Well, dito sa scene na to, ang ginawa ni Ramit is pinunit niya yung mga bills na yon and pinakita niya doon kay Frank na dapat niyang harapin yung bawat financial obligations niya. Otherwise, hindi siya makaka-aon sa utang talaga. And isa ito sa mga common scenarios na na-encounter ko rin when I'm dealing with other people na inaccept na lang nila na yung problema na yon sa pera is something na dadali na nila hanggang sa pagtanda nila and hanggang sa mamatay sila, which is I think is very terrible kasi nahihirapan kang mabuhay on purpose because of those kinds of obligations na dapat hinaharap mo kasi otherwise hindi na mawawala yung utang na yun eh. Parang natutunan ko rin dito is if you ignoring your money problems won't make it go away. Hindi dahil hindi mo siya pinapansin, means aalis na lang siya like magic. Okay? Kasi eventually, magko-compound yung mga penalties na yan. And at the end, yung ma-accumulate mo na asset, paka eventually, ipambayad mo lang ng mga penalties. So, isa rin sa mga nalala ko na stories dito sa UAE is merong isang Filipina na umabot sa 2 million yata yung utang niya. 2 million or 20 million? I forgot the exact number. Pero dahil nagpatong-patong na yung kanyang money problems, eh, nag-decide na lang siyang i-ignore. And umabot sa point na talagang hindi niya na kayang bayaran. Hindi siya makauwi kahit na, I think, namatayan siya ng kamag-anak or baka closest, one of her closest relatives. Hindi siya makalabas kasi nga, meron siyang mga obligations dito na kailangan niyang bayaran para i-allow siya na umuwi ng Pinas or mag-exit ng bansa. So, may mga ganong mga situations na kapag in-ignore mo right now, eh, eventually in the future, malaramdaman mo yung consequences ng pag-ignore mo sa isang financial problem na dapat maaga pa lang sinolusyonan mo na. Okay, so yun yung first lesson doon. Second, isa ito sa mga nagustuhan ko doon sa mga kinuha nilang mga guest. Majority kasi doon is either ikakasal pa lang, married na, or dating. So, ang magandang lesson dito is you have to communicate with your partner or with your spouse about money. Kasi kapag hindi kayo aligned sa inyong belief, eh talagang magkukosya ng arguments palagi. Meron doon isang scene na kakamit pa lang niya and yung lalaki someone na house husband siya and then yung babae is yung nag-earn talaga ng malaki kasi nasa sale siya and parang yung ego ng lalaki is natatapakan because of their situation, parang hindi niya magawa yung bagay na gusto niya kasi nga hindi siya yung nagbibigay ng income dun sa household and parang hindi siya napagkakatiwala ng misis niya kasi parang hindi rin siya ganun ka-skilled sa pag-handle ng finances. And dahil hindi nila masyado na pag-uusapan yun, lagi nagkukos ng argument. And muntik nang hindi ituloy nung isang couple na yun, yung participation nila dun sa series kasi nga, nagkaroon talaga sila ng hard time in communicating with each other. Meron naman, doon, Filipino couples ito, nakakatuwa, kasi ikakasal pa lang sila. Yung lalaki is saver, yung babae naman is
spender. Tinawag ng babae yung lalaki na parang dream killer. And nalaman niya lang yon na ganun pala yung nararamdaman ng kanyang soon-to-be wife na isa siyang dream killer. Pero nung nagkaroon sila ng chance to communicate with each other, they call themselves co-pilots para ayusin yung kanilang finances and yung kanilang dream wedding. And nakakatuwa kasi, eventually, naging collaborative yung approach nila dun sa pag-handle nila ng finances and even yung sa kanilang wedding. And yung babae, since nakita niya na nagiging open yung lalaki na itry, na hayaan niyang itry yung pagbabudget, pagdedecide ng kanyang wedding dress, eh, naging maayos yung kanyang decision sa pagbili ng wedding dress. And naging open sila sa parents nila na kailangan nila ng tulong para ma-accommodate yung mga gusto nila mangyari for their wedding. So, nakakatawa kasi isa ito sa mga bagay na dapat talaga pinag-uusapan. Meron pa isa doon, couples din ito, same-sex marriage yung mangyayari sa kanila, and yung isa is lubog din sa utang. And hindi, akala nung partner niya, binabayaran niya religiously yung utang niya every month. And then, talagang gusto niya itong itago, pero sabi nga ni Ramit, kailangan mo siyang i-open up sa inyong partner kasi nga eventually, kailan nyo pa ito pag-usapan pagka kasal na kayo or what. Diba? Mas mahirap yon. So, maganda dahil nagkaroon ng mga ganong conversations and naayos, nagkaroon ng understanding na wala kayong tinatago sa isa't isa. And this is very important sa isang relationship. Any relationship, married man kayo or dating, na maging open kayo sa inyong finances. Kasi eventually, isa to sa mga signs na you do not trust your partner eh. So, very important na magkaroon kayo ng open communication about money. Kaya gusto ko itong segment na to or isa ito sa mga nagustuhan ko sa How to Get Rich. Sumunod, eto, palagi ito sinasabi sa mga previous episodes. Ang advice ni Ramit is to, if magkakaroon ka ng meeting with a financial planner or advisor, ang pipiliin mo is those yung mga fee-only. So, dito, never pay for a percentage when speaking to a financial planner. Or, huwag kang papayag na kapag naging client ka ng isang financial planner, is i-manage niya yung iyong asset. Ang tawag nila dito usually is yung AUM, Assets Under Management. Kasi kapag mga professional ang nag-handle ng finances, normally, decent na nga yun eh, yung 1%. Pero yung mga ibang mga financial planners na they go beyond 1%. Pero isipin mo na, itong mga fees na to, eventually kapag lumaki yung assets mo, lumalaki din yung fees nila. Kaya mas maganda pa rin na fixed fee yung babayaran mo. Example, yung asset mo nag-grow into 1 million sabi ng dirhams, di ba? So magbabayad ka ng 1% ng fee niya. So yung 1% noon is 10,000 dirhams na kaagad. Di ba? And each time na nag-grow yung iyong asset, ganun din lumalaki din yung kanyang fee kasi nga percentage. Kaya it's much better na you just look for a professional na fixed yung kanyang chinacharge and just look for or seek for the advice or check niya lang yung view niya about your portfolio and at the end of the session, ikaw pa rin yung magde-decide and ikaw yung mag-manage ng iyong assets. Kasi over time, itong mga gantong expenses or yung gantong mga fees, eh syempre, lumalaki rin kasi nga lumalaki ang assets mo eh. So, much better na aralin mo kung paano mag-invest on your own and then regularly have a session with a financial planner who charges for a fixed fee kasi it will lower your costs when it comes to investing. So, hire someone who is charging for a fixed fee. Yun talaga yun. Eto, number 4 is to avoid yung mga get-rich-quick schemes. Meron dito na couple na, ano sila eh, I would say, may mga are you confused about your finances? I know you wanna change for the better, pero sila, di mo alam kung saan ka magsisimula, anong dapat mong gawin, and sinong dapat mong lapitan. Kailangan nila mag-invest. So yan din ang naging problema ko nung nag-decide akong ayusin ang finances ko. At dahil hindi ko alam ang mga sagot sa tanong na yan, I got scammed, I bought unnecessary expensive financial products, and lost money for not knowing how to invest properly. So, if you are an overseas Filipino or someone who wants to improve your financial situation, I want you to visit my website, that's jadrian.com. To get free resources on how you can start your journey towards financial independence. Again, that's jadrian.com. So paano?
itakit. Parang umabot sa point na walang siya ng 80K. Diba? Because of that. Kasi nga, meron siya kaibigan na kumita dun sa ganung klase ng investment and gusto niya, ang dream niya is i-retire yung mother niya in the next 2 years. Maayos sila kasi meron sila investment sa properties. Meron sila mga pinapawan and may cash flow sila dun. Kaya lang yung lalaki, nag-i-invest sa mga ganitong actively trading na stocks. And eventually, alam niyo naman, even kung mapakinggan mo yung ibang episodes, hindi ako fan ng active trading kasi sobrang high risk niya na malaki yung chance na mawala talaga yung pera mo. And nagkakaroon ka ng, unti-unti nagkakaroon ka ng gambler's mindset pag ganun. Nagiging confident ka na, uy, baka ang galing kong mag-invest. So, i-roll over ko tong mga investments ko eventually. And minsan, kahit sabi mo na, 7 times ka ng kumikita, and then dun sa 8th time, biglang nag-plummet yung investment mo, wala din yung kinita mo, right? So, nagiging cycle siya. And yung kanyang misis is nag-join ng isang MLM. Meron siyang, ano ba binibenta na? Pabango ata or supplement? I'm not sure. Pero MLM siya. And nagusto ko kasi sinabi dito ni Ramit na align kami na wag siyang mag-join dun sa MLM kasi nabanggit niya rin dun na 99% na nag-join sa MLM eh hindi talaga umikita. And nakakatawa dahil shinare dun sa story na yun na yung babae, I think binigyan siya ng kotse nung company niya kasi nga isa siya sa mga top performers. Pero naging honest yung babae na for the last couple of months, siya na yung nagbabayad. Hindi naman yung company nagbabayad nung kanyang monthly payments dun sa kotse eh. Kasi ang nangyari is, kaya siya binigyan nun kasi nga top selling siya, parang incentive siya, pero ikaw yung nagbabayad, di ba? Ang weird. So, may mga ganun. And usually ginagamit ito ng mga MLM companies para i-prove to other people na sila ay successful. Pero when you run your numbers, alam mo na for the last couple of months, hindi ka kumikita kasi nga, no, pwedeng may tendency na walang ka ng mga bagong members and all. So, ang ginawa ng babae is, since gusto niyang maging in charge sa kanyang oras, eh, naghanap na lang siya ng isang parang online na freelance na work na related sa kanyang skill set and unti-unti binabawasan yung oras niya sa MLM. And isa rin ito sa mga bagay na I always tell people, I'm not against MLM. I'm just not a fan of it. Kasi ako rin, I tried that. Nakailang accounts din ako. I think I invested for 3 accounts. May mga ganung accounts. Para lumaki lalo yung kinikita ko. Pero eventually, at the end, wala naman akong kinita. Kaya mas malaking risk dito sa ganito kaysa magkaroon ka ng sarili mong negosyo. It's much better. I firmly believe na much better pa na magkaroon ka ng sarili mong negosyo. Kasi yung chances of you failing is much lower versus dun sa pag-join mo sa MLM. Oh, I think numbers, mas malaki yung success rate by 40% ng mga SMEs or ng mga small business versus joining MLM na 99.7% ang chance mo of failure rate. So, di ba, pipili ka. Eh, doon ka sa mas malaki yung chance na mag-succeed ka. And having a business, meron ka sariling brand, sariling mong products, and yung learning is far different. So, siguro I should have a different episode about MLMs. Pero, yun. Avoid. You really have to avoid. Get rich quick schemes na katulad nung sinalihan ng mag-asawa na yun. And then, ito pa. 5 is detach from your material possessions. Nakakatawa, meron dito isang couple. Yung lalaki, sobrang andami niyang bad habits about money. And meron siya paborito na microwave oven na tinatago niya dun sa kanilang warehouse. Meron silang binabayarang warehouse na worth $400 a month. Okay? And andun yung mga ilang mga items sila na nakatambak sa bahay nila and hindi nila, gusto nilang itago na baka magamit nila in the future or ibenta. And meron siya dun na microwave na I think $60 lang or $90 and tinatago niya pa dun sa $400 nila na mga storage unit. So, masyado siyang attached dun sa mga appliances nila and sa mga ilan nilang gamit na nahihirapan silang bayaran yung kanilang mga other debts. Kasi isipin mo, no, kung wala kang sobrang gamit na kailangan mong pagkagastusan just to store them, edi sana napambayad mo na lang utang yung monthly na binabayaran mo for that particular payment. So, isa yun sa mga napansin kong challenges din ng karamihan. Kasi I remember na ako rin, attached na attached ako sa mga material na bagay. Kahit sabi mo hindi ko ginagamit,
gusto ko na naka-display lang siya. Parang noon, na nawawala yung stress ko pag nakikita ko yung mga gamit ko na yun. And then eventually, parang na-realize ko na bubulok din yung mga sapatos, ganyan. And parang, buti na lang na nagising ako sa katotohanan na hindi ako defined ng mga bagay na ino-own ko. So slowly, I learned how to detach myself. Yung self-worth ko, natutunan kong i-detach from the things that I own. And I started owning less and being free with that kind of thinking. So parang yun yung approach ng minimalism eh. Na you accumulate less or you own less, pero you live more. Because yung time mo in maintaining those things eh nawawala, and you use that time to build yourself or build your healthy relationships. So, isa yun sa mga bagay na na-realize ko rin through time na hindi ako dapat ma-attach sa mga bagay na I own. So, ganun siya. Okay. Magandang lesson yun in life and in money. And then, number 7 is you have to run your numbers. Nabanggit dito yung mga phantom costs na tinatawag ni Ramit sa pag-o-own ng isang ng bahay. So, yung iba kasi tinitingnan dito na mas makakatipid daw kapag nag-own versus nag-rent. Diba? Pero hindi napapansin ng mga new home buyers yung expense ng homeowners association, yung maintenance cost, oo, and other things na related doon sa pag-own ng bahay. Kasi usually, tinitingnan na lang is yung monthly amortization. Pero ang dapat na tinitingnan mo daw talaga dito is yung TCO. TCO means total cost of ownership. Yun talaga dapat ang usapan. When you're buying a car, when you're buying a house, kasi normally kapag humingi ka ng advice sa isang salesperson, ang gagawin lang yan is irarun niya yung numbers para mag-fit sa budget mo. Pero eventually, hindi naman niya nare-reduce yung cost ng ginagastos mo for that particular item, lalo na sa mga big ticket items. So, ang laging usapan when you're speaking to a salesperson is yung TCO nga, total cost of ownership. Magkano ito? If I pay this for like 5, 10, 15 years, eh much better na baka mag-save ka na lang para at least makakuha ka ng mas magandang deal. Okay, and then another example dun sa running your numbers is itong si Natalie, yung mahilig sa fashion. And nagkaroon siya ng business, Coco Queen yung pinangalan niya, isa siyang restaurant. And unfortunately, nung pandemic, hindi niya na-sustain yung business. And gusto niya uli magtayo ng bagong negosyo, kaya lang, wala siyang business plan. So, nahirapan talaga siyang mag-decide. And isa rin sa mga reason kung bakit nagsarayin kanya negosyo, yung Coco Queen, is because hindi siya marunong mag-run ng numbers. Parang yung kinikita nung time na yon is napupunta lang talaga lahat sa expenses. So, umabot sa point na na-force na siya na isara yung kanyang restaurant. And talking about itong si Natalie, isa ito sa pinakamatigas yung ulo dun sa dun sa series na yun eh. Meron siyang parang trust fund na nakukuha palagi. And mayaman siya. Mayaman in a sense na ang dami niyang pera dahil dun sa child support na nakukuha niya. And inamin niya dun na ang kanyang gastos sa shopping annually is I think nasa 500,000 or 1 million minsan. Dollars. So sobrang big spender siya. And makikita mo, naka-Ferrari nga siya dun sa show na yun nung pinick up niya si Ramit dun sa isang setting sa Rhode Island. And isa sa mga lesson na maganda rin ditong ibanggitin is to make sure na meron ka dapat na conscious spending plan. Oo. And maganda rin na natutunan ko dito yung statement. Maganda yung statement na ito, no? You have to control your spending. Otherwise, it will control you. So, kung meron kang conscious spending plan, eh alam mo kung saan napupunta yung pera mo, and you are being intentional with money. Kaya very similar ito sa approach ko in dealing with finances. Ayan. And then sumunod is yung buying and renting. Very specific ito sa real estate. Maganda ito kasi kahit si Mrs. na tinake note niya talaga if we are overspending sa aming rent. Nakakatuwa kasi madali siyang i-apply. Meron lang siyang 3 things na binanggit dito para i-consider if you're gonna buy or rent a home. So yung first one is the total housing cost less than 28% of your gross income. Minsan pwedeng umabot ng 30% ng gross income mo, pero of course the higher it is, mas nagiging red flag siya kasi mas nalilimit yung
spending power mo, of course. And then, second question niya doon is, have I saved 20% for the down payment? Kasi otherwise, kung mababa ang yung down payment, yung iba kasi mga properties ngayon, kahit 5 or 10% lang ang i-down mo, okay na, pwede ka nang mag-move in. Kaya lang, challenge mo doon is, malaki yung ilo-loan mo sa bank. And pag malaki yung ilo-loan mo sa bank, magiging mahirap siyang bayaran monthly. Mm-mm. And of course, ang interest din right now is mataas. So, isa yun sa mga questions niya na, check mo if you have saved 20% for the down payment. And last question niya doon is, am I planning to live there for at least 10 years? Yun yung talaga, ano, gusto mo ba doon magstay for the next 10 years? Para makonsider mo na kailangan mo ba siyang bilhin or not. Kasi when you run the numbers, hindi naman lagi na mas profitable yung pag-own mo ng bahay versus renting. Kasi si Ramit niya sinabi niya doon na for over the years, pinili niya mag-rent versus buying. Kasi nung niran niya yung numbers niya, dun sa kanyang situation na dun sa area na tinitirhan niya, eh mas kumita pa siya. Kasi nga, na-invest niya yung pera niya. And mas naging malaking gastos ng pag-o-own ng bahay versus dun sa pag-re-rent niya. And very, very ano siya sa repairs kasi eh. Chine-check niya rin yun na yung repair kasi kapag ka nagre-rent ka, ang nag-shoulder niyan is yung maintenance ng yung pwedeng yung landlord mo or yung maintenance ng building. So ayaw niya pumunta ng Home Depot. Part ng rich life niya is not going to Home Depot para lang mag-ayos ng mga sira sa bahay. Kasi minsan, yung mga simpleng leakage niyan, it would cost you thousands of dollars eh. Or pesos or dirhams kung saan ka man nakabase. Right? Kaya mas preferred niya na mag-rent na lang. So it's a personal take. Walang right or wrong answer pagdating sa question ng buying or renting. The only thing that's important here is you really have to run your numbers. And wag na wag kang hihingi ng advice sa salesperson or sa real estate agent. Kasi yung pagkakasya niya lang yung budget, yung monthly based on sa preferred budget mo. It's always good to seek for professional financial advice at the end of the day. Pwedeng yung real estate agent is really good dun sa pagbibenta ng kanyang property and all. Pero final advice or final decision mo should be guided by a professional financial planner, in my opinion. Okay? Eto, very important, number 9 is yung pinakagusto ko natutunan dito is yung you have to know what your rich life is. Similar ito dun sa palagi yung sinasabi na knowing your financial why. You really have to be clear kung ano yung why mo. Bakit mo gustong yumaman? Sa kanya is, ano yung definition mo ng rich life? What is your rich life? And why is it something that you really want to live? Why is it something that you really want to sustain or maintain or achieve? Diba? Kasi many people are spending based on other people's definition of success. Yung typical na keeping up with the Joneses. Diba? Sa atin is yung kung ano yung mga nakikita natin sa ibang tao. And very nag-resonate sa akin ito kasi nga ganito rin yung palagi yung sinishare sa mga tao na hindi ka dapat ma-define ng other people pagdating sa spending mo. Kasi otherwise, you're setting yourself for failure kasi nga yung definition na lang happiness and success is totally different from you. Kaya bago ka magkaroon ng mga decisions about money, kailangan talaga meron kang clarity about anong importante sa'yo, anong rich life for you. Pwedeng pag inom mo ng Starbucks every day, it's rich life kasi nagkakaroon ka ng magandang experience by being in that coffee shop, di ba? Or talagang it makes you that wealthy feeling. And pwedeng, ano naman, it might be driving a luxury car, right? O kaya wearing yung mga branded clothes para you can feel comfortable and yung feeling of comfort na yan helps you attract clients. Who knows, diba? It can be an investment for you. Pero I'm not saying this to justify your spending. Pero what I'm saying here is dapat clear talaga sa'yo bakit ganito ka mag-purchase. Kasi minsan, okay, yung mga purchases natin subconsciously is deeply rooted sa ating experience at a younger age. Pwedeng na-implant sa atin ito ng ating parents, grandparents, spouse, office mates, or what. And eventually, yung ating paniniwala, values, behaviors about money ay nababago and hindi na natin alam kung sino talaga tayo. Kaya kailangan clear sa'yo kung ano yung rich life mo, ano yung identity. Babalik tayo sa identity pa rin na gusto mong maging paglaki mo. Parang ano lang. So, nandun yung sa previous episode natin
nabanggit ko itong about choosing the identity you want para magkaroon ka rin ng clarity sa iyong finances. Pero kay Ramit, it's very important for him to live his rich life. Maganda yung kanya kasi ang example niya is yung pagdadamit niya ng maayos, nag-spend talaga siya doon, and meron siya mga money rules, isa pa to, na dinagdag niya doon sa rich life is yung meron, pagka daw lumilipad siya, meron siyang flight na more than 4 hours, palagi niya binibili is yung business class. Wala siyang paki kung maiksi lang yun. Yung iba, diba, sabihin, oh, 4 hours lang, pero bakit naka-business class pa, diba? Parang same destination lang naman. Pero nagkaroon siya ng ganung parang aha moment na bakit kaya nag-spend yung mga tao ng ganitong amount for a short span lang ng flight, diba? So, hindi siya naging, dati resentful daw siya sa mga ganung tao, pero nung na-realize niya na ito rin pala yung gusto niyang kind of rich life, na-realize niya na, okay, afford ko naman pala to. And it's something na gives me comfort. And gusto rin niya, ang kanya din na rich life is magkaroon ng time with the family and magkaroon din siya ng chance na mag-fund ng mga charities. And meron siya, no, yung kotse niya is he owned for 17 years. Hindi siya very particular sa pag-own ng mga magagarang kotse. So kanya-kanya talaga. And if you know what your rich life is, then I think for me, you've already won kasi you know what happiness is for you. Okay. So yon, yun yung ating mga lessons from How to Get Rich na Netflix series. So I really hope na panoorin siya. And again, recap lang, isa sa mga lessons or some of the lessons I've learned there. Number one is you have to face your financial problems. Two is you have to communicate with your spouse. Three, never pay for any commissions when speaking to a financial planner. You have to go for someone who charges for a fixed fee. And then avoid get rich quick schemes, yung mga day trading, active trading na mga activities na yan, and even MLMs, avoid those. And then detach yourself from your material possessions. And then you have to run your numbers and you have to identify kung paano ba ang tamang pagde-decide when it comes to buying or renting a house. And lastly, very important is you have to know what your rich life is. So yon. Okay, so I hope nagkaroon ng konting clarity or nakatulong itong episode na to to help you. Eh, so baka sobrang busy mo, di ba? And wala ka ng time para manood ng Netflix. Pero ito lang naman yung pinapanood ko normally sa Netflix pagka mga gantong mga topics. Pero I highly suggest na panoorin mo itong 8 episodes na to. 30 minutes lang per episode. Pero sobrang valuable niya. And sobrang simple ng kanyang approach sa finance. Hindi siya yung katulad nung mga highfaluting na jargons about money. Kasi I always believe the money is a very simple topic. Naging complicated lang siya because of the financial salespeople na nandun sa industry para bentahan ka ng mga financial products na hindi ka naman magbe-benefit over the long term. Okay. So yon. Yon. This is what our episode is all about today. And that wraps our episode. But before I let you go, I hope you can listen to the other episodes of Pera and Purpose Podcast, Spotify, Apple Podcast, and other podcast streaming platforms. And again, baka okay lang din if you can rate it na 5-star. Oo, andyan. And ako nga pala, I almost forgot. If you want to show your support sa podcast, meron dyan. Buy Kuya J Coffee. Pero nilagay ko na buy a book. So ito mga itong mga gantong ano bang tawag doon? Tulong? Or what? Or support can actually help me in buying more books. And itong mga books na binabasa ko na to ay sinishare ko rin naman sa podcast for free. And para masustain natin ang pagpuproduce ng mga quality content like this. Is if may value sa itong ginagawa ko, then hope you can support me. And yung links there, then in-update yung links ng ating podcast. So, andyan na rin yung link for the community, link sa aking newsletter na Wealth That Lasts. So, isa pa yan na weekly kong pinuproduce na content para sa mga mahilig magbasa. And eventually, gagawin ko rin yung episodes sa Pera and Purpose Podcast. Mm-hmm. Okay, so yun lang muna. And if you want to have a coaching session with KJ, ando na rin yun sa aking link sa description section para madali nyo ma-access ang social media, ang coaching, scheduling, or what. Nandun lang lahat. Again, ito ulit si KJ.